Hi Virgo, welcome in this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Virgo. Ano yung mensahe sa'yo, Virgo? Ano ba yung lalabas dito sa card? Ayan. Give me the message for Virgo. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong pinobserve, upright. Nafe-feel ko dito, no, nagiging kang matalino, nagiging kang wise sa panahon ngayon. Iniisip, kumbaga sinusunod mo na yung instinct mo dito. Ito lang yung nafe-feel ko. Nagkakaroon ka ng transformation. And then nafe-feel ko dito, no, may mensahe. Meron dito message na parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Meron dito makikipag-ayos sa'yo dito sa Queen of Swords. Kasi nakikitaan ka ng tao na ito na independent and wise. Okay, ganun ka nyo tingnan. Matagumpay. May pagka-prangka ka din. Ito lang yung nakifeel ko. Kumbaga, ano, sinasabi mo talaga sa isang tao, once na meron ka talagang gusto sabihin or pinaprangka mo kapag ayaw mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron kang paninindigan na tao. Ito lang yung nakifeel ko sa'yo. So, nakikitaan ko rin dito, no, marami kang pagsubok na kinaharap dito sa Ten of Swords. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Hindi na, kumbaga, no, yung bang tipo na nahihirapan ka, makatulog, ang daming pagsubok. Yung iba sa inyo, no, sinusubok, hindi halos lahat sa part na to, no, nakakaranas ng bigat ng kalooban or pwede rin sabihin na tinarider ka dito sa Ten of Swords. Meron din ako nakikita yung iba sa inyo, nagkaroon ng, kumbaga, kung meron ka man nakaaway dito or nakagalitan, meron itong nagbitaw to ng salita sa'yo na kung bakit nalulugmo ka dito, okay, kung bakit nararanasan mo tong ganitong sitwasyon na sobrang lagapak or hindi ka nakakatulog. Meron dito nagbigay ng masamang salita sa'yo, masamang intention sa'yo dito sa Ten of Swords. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na magiging aware ka dito or magiging matalino ka dito or malalaman mo kung sino ito. Ito lang yung nakikita ko kasi nandito sa iyo ang Queen of Swords. Kumbaga, matapang, malakas ang loob mo. Natanggalan to. Ito lang yung nakikita ko. Meron nag-i-intention sa'yo nang maging ganito ka, pero ganito ka eh, si Queen of Swords. Matapang ka. Okay? Then, nakikita ko rin dito, no, maraming opportunity na parating sa'yo, maraming blessing na parating sa'yo dito sa Nine of Cups. Kumbaga, ano yung stable, magiging stable kasi isang sitwasyon, sa trabaho, sa pangkabuhayan mo, okay? Maging sa relasyon mo, stable lamang. Ito lang nafe-feel ko. Kasi nafe-feel ko dito yung iba sa inyo, meron kang person dito na maalalahanin, mapagmahal. Kung meron ka mang person dito na Scorpio and Cancer, itong tao na ito, maalalahanin, mapagmahal, mapag-aruga, kumbaga family-oriented to. Kumbaga, kaya niyang i-offer yung mga bagay-bagay na gusto niya para sa'yo, okay? Kumbaga, once na may hinihiling ka, ibinibigay niya ito. Ito lang na-feel ko. May pagka-spoiled ka dito. Ito lang nakikita ko. Hindi halos lahat sa part na to, no? Kasi nakikita ko dito na meron kang partner na spoiled ka. Hindi halos lahat, ha? Yung iba sa inyo is spoiled sa partner nila. Binibigay ko ano yung nais niya. Give me the message. Then dito, no, sa Six of Wands, nakikita ko dito, no, kung meron ka mga tinatrabaho or pwede rin sabihin kilala kang tao. Kumbaga public figure, kumbaga nakikita ka sa social media or pwede rin sabihin sa mga punong barangay, mga ganyan, kilala ka dito, okay? Maraming nakakakilala sa'yo or pwede rin sabihin sa larangan ng trabaho mo, kilala ka dito sa Six of Wands. Kumbaga maraming humahanga sa'yo, maraming nagkaka-interest sa'yo, maraming nagkakagusto or pwede rin sabihin, nire-respeto ka, ka-respeto kang tao, okay? Kumbaga andun yung paghanga ng tao sa'yo, ito lang nakikita ko sa'yo, okay? Meron dito na may pagkilala or pwede rin sabihin kung hindi ka pa nakikilala, meron dito ang pagkilala, meron dito makikilala ka or makikilala yung mga ginagawa mo, trabaho mo or business mo, no? Nakikita ko dito na meron dito ang pagkilala na parating sa'yo. Meron ditong Year of the Horse. Give me the message. So, nakikita ko rin dito, no, sa Four of Pentacles. Yung iba sa inyo, nagiging kuripot, okay? Pwede rin sabihin, nagiging kang madamot. Yung iba, hindi halos lahat. Kumbaga, nagiging kang kuripot. Kumbaga, meron kang bulsa sa balat. Hindi ka basta-basta nagkagagastos. Pwede rin sabihin, meron kang pinag-iipunan or pinaglalaanan ng pera kung bakit kuripot ka dito. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede sabihin, meron kang kapartner na kuripot. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat, ano? Kung meron ka mang person dito na Virgo, Capricorn, Taurus, meron tong pagkakuripot. Or pwede rin sabihin, pinagdadamutan ka nito. Kung mag-asasabihin nito, walang pera, pero meron siyang pera, okay?
nililihim niya, hindi siya nagiging mapagbigay dito. Kasi nafe-feel ko dito na nag-iipon po, or pwede niya sabihin mapag-impok tong tao na to. May pagkakuripot, okay? Pero tong tao na to, once sinabing walang pera, meron niyang pera, okay? Ito lang ni Sai dito. Give me my information. Then dito na sa Ace of Cups, yung iba naman sa inyo nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng mga new beginning, then new karera, okay, new job, new love, okay, ipagkakalob to, new opportunity na parating sa'yo. Ito lang nafe-feel ko, kumbaga may pag-aapaw ng blessing patungo sa'yo, may biyaya, ipagkakalob to sa'yo, ilalahad to sa'yo, iaabot sa'yo, okay, ito lang nakikita ko. Kung meron ka mga hinihiling, meron ka mga gusto mangyari or maganap, humiling ka lamang ipagkakalob to sa'yo, ito yung mensahe dito. Kumbaga maniwala at manali ka lamang sa poong may kapal kasi ang Diyos mapagbigay, hindi yan madamot. So, kung ano man yung hinihiling ng puso mo, ipagkakalob yan. Basta't manampalataya ka lamang at maniwala ka sa mga pagbabago magaganap sa buhay mo kasi ipagkakalob yan sa'yo dito sa Ace of Cups. Ito lang yung nakikita ko kasi aapo eh, aapo ang blessing, aapo ang biyaya patungo sa'yo. Then, nakikita ko dito yung renewal, happiness na naghihintay sa'yo. Give me the message, yun na pa yung mensahe. Then, meron ka dito ang Four of Swords. Kung ikaw man eh, kasi nakikita ko dito sa Ten of Swords, masakit, okay? Hindi ka nakakatulog. Pero dahil lumabas itong Four of Swords, malalampasan mo to, matatapos na to, makakapagpahinga ka na rin dito. Dito sa Four of Swords, maalisan mo to, okay? So, nakikita ko dito, yung iba sa inyo nakakapag-relax na or pwede rin sabihin, ito yung plano mo, magbago, okay? Or pwede rin sabihin, nasa healing process ka. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kumbaga, isinasantabi mo muna yung mga problema na tinatahak mo. Inilalayo mo muna yung sarili mo, okay? Ito lang yung naita ko. Nakikita ko rin dito na nagigigi ka ngayon maayos, okay? Kumbaga, andun ka sa moment na rest-rest muna. Or pwede rin sabihin, nagpa-plano ka dito magbakasyon. Yung iba sa inyo, kasi nafe-feel ko dito na merong bakasyon eh. Or pwede rin sabihin, ipapahinga mo muna yung isip, puso mo. Bibigyan mo muna ng oras yung sarili mo na magpahinga. Yan. Kung ikaw ay sobrang hectic ang schedule, hectic ang trabaho, andun ka sa moment na gusto mo muna magpahinga. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito no, sa Seven of Cups reverse, nafe-feel ko dito na maaalisan mo na, okay, matatapos na yung mga problema mo. Nakikita ko dito na magkakaroon ng solusyon, okay? Ito rin nakikita ko dito sa Five of Cups. Kung meron ka mga pinoproblema, iniisip, naalalahanin, or mga pagsubok, masyado kang sinusubok dito, matatapos na to. Ito rin nakikita ko, maaalisan mo to, okay? Kumbaga makakawala ka dito kasi nafe-feel ko dito na yung opportunity patungo sa'yo. Give me the message, yun na po yung mensahe. Kumbaga ipapakita sa iyo yung daan. Kung paano alisan to, para ipapasaisip sa iyo dito kung ano yung paraan para alisan to, no, yung mga problemang tinatahak mo. So, yung iba sa inyo, mag-ingat, ano, kaya lumabas yung Ten of Swords, meron ka palang kaaway dito, okay? Meron taong nananalbahi sa iyo dito. Meron tao na kumikilos patungo sa iyo dito. Kaya ka pala nahihirapan dito sa Ten of Swords. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat kasi kilala mo naman yung sarili mo kung nahihirapan ka, kung pakaramdam mo, wala. Kung wala ka naman, yung banti mo, kung alam mo naman sa sarili mo na wala ka naman nangyayari sa'yo, okay, hindi ito para sa itong part na to, no. Ito yung nahihirapan dito sa Ten of Swords, yung parang hindi makatulog, balisa, lalo-lalo na pag sapit ng gabi, may takot na nararamdaman, hindi na maintindihan kung bakit nagkakaganon, okay? Pakaramdam mo, stress ka na. Meron kasi dito ang tao na gumagawa sa'yo. Ito lang nakikita ko. Hindi alas lahat, ano, galito sa'yo or pwede rin sabihin kaaway mo to. Kung meron ka mga nakaaway, nakaalitan, okay? Pwede rin nagbigay ito ng curse sa'yo or pwede rin nagbigay ito ng masamang intention sa'yo. So, may naman o manalangin, magdasal ka. At syempre, magtiwala sa Diyos, okay? Iba talaga pag may dasal eh. At isa pa rin, syempre, magkontra-kontra ka na rin, okay? Ayan. Meron ditong June. So, nakita ko rin dito noong itong June. Meron ditong parating sa'yo ngayong June. Magiging ka ng masaya dito. Or pwede rin sabihin, maging malaya ka na sa sitwasyon dito. Kasi ipagkakalob to sa'yo. Okay? Happiness. Okay? Ito rin nakikita ko. Merong happiness na naghihintay sa'yo. Give me more information. Then, stop. So, nakita ko dito na marami kang naranasan na sobrang mahirap or maraming pagsubok ang kinaharap dito sa desktop, ano? Pero nakikitaan ko dito na maalisan mo to, okay? Matatapos na to. Kumbaga, marami ka nang kinaharap na pagsubok, ngayon ka pa ba susuko? Ito yung tanong sa'yo dito eh.
marami ka nang nalampasan. Huwag ka nang susuko. Kung nahihirapan ka dito, pakaramdam mo ang hirap-hirap na ng sitwasyon. Huwag kang susuko, okay? Kasi ginagabayan ka dito. Meron magandang mangyayari sa iyo ngayong June. Meron ipagkakalob sa'yo dito eh, Ace of Cups. Give me more information. So, nakikitaan ko rin dito, no, magkakaroon ka dito ng solid foundation sa iyong family. Ito rin nakikita ko. Log. So, nakikitaan ko rin dito, no, sinasabihan ko dito, huwag mo nang ibaba yung standard mo. Kung sinaktan ka man before, niloko ka man, at bumabalik tong tao na ito, tapos na-recover mo yung sarili mo, huwag mo na daw ibaba yung standard mo dito, okay? Nakalagay dito, do not be attempt to lower your standard, okay? Kumbaga, naibalik mo na, naibangon mo na yung respeto mo, napahalagahan mo na yung sarili mo. Kaya binibigyan ka dito na, huwag mo na ibaba yung standard mo. Meron ditong door. So, manakita ko dito, no, mag-open sa'yo ang mga oportunidad. Kumbaga, ito yung nag-iintay sa'yo. Maraming oportunidad. Pwedeng sa love, sa karera, sa trabaho, travel, okay? Kasi magbubukasan to eh. Kumbaga, sasabihin ka dito, huwag kang mawala ng pag-asa kasi ang oportunidad ay madami, okay? Kumbaga, unlimited yung oportunidad na yan. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Meron ditong jug. So, nakikita ko dito, no, magiging kang malayo sa sitwasyon. Kung ano man yung mga nararanasan mong kahirapan, kabiguan, pasakit, magiging kang malaya dito, okay? Kasi palalayain ka dito, eh. Maniwala't manalig ka, okay? Itala yung mensahe dito. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Oh, vulture. Talaga meron talagang taong gumagawa ng hindi maganda sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, no? Ito lang yung nakikita ko, kasi dalawang lumabas yung vulture and bat. So, may naman, no, mag-insenso ka nang sa ganun, no, kasi itong tao na ito, ingit sa'yo or galit sa'yo, gusto nito magkaroon ka ng alalahanin, na ma-depress ka, or magkaroon ka ng pagkabalisa, okay? Kung ikaw man yung nakakaranas ng ganun, no, na hindi mo maintindihan, bakit ako nababalisa ng mga ganitong oras ng hating gabi, bigla ka nang magigising ng kalagitnaan ng gabi, hindi mo maintindihan bakit ganun yung nararamdaman mo. So, meron ditong tao na gumagawa ng alalahanin sa'yo, okay? Gusto nito lagi ka mag-alala, mag-isip ka, okay? Hindi ka ma-mista ka sa isang sitwasyon. So, may naman, no, mag-incenso ka, mag-cleansing ka ng bahay nyo, or mag-salt bath ka, or pwede rin sabihin, no, kung meron kang alam na albularyo, humingi ka ng mga kontra-kontra, or magpagamot ka sa mga ganyang albularyo. Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Kung ikaw man ay nakakaranas ng ganun, hindi halos lahat sa part na to, ay. Kasi kung maganda naman yung pakaramdam mo, hindi para to sa'yo. Okay? Kasi meron ditong tao na galit. So, itong tao na ito, ma-pride. Kung meron ka man nakaagitan, okay? Magbigay ng something-something sa'yo. So, may naman, no, manalangin. Kasi nakikitaan ko dito, no, kasi itong tao na itong gumagawa sa'yo, may pagka, ano siya, pwede rin sabihin, no, kulang-kulang, or pwede rin sabihin, gumagawa siya ng mga ganong bad vibe sa'yo para mawala ka, okay? Pero ganun pa man, no, itong tao na ito, huwag mo nalang pagtuunan ng pansin dito sa Turkey kasi stupid lang yung kanyang pinagagawa. Ito lang yung mensahe dito, no, may pagka-stupid. Ayan. Ito lang yung nakalangay dito, no, someone stupid. So, nakikita ko dito, no, beware ka na lang. So, ingat ka na lamang din. Siyempre, magdasal ka na lamang para maiwasan mo or para mailayo ka dito. Bigyan ka ng talin, lakas na loob para malisan to. And then, nakikita ko dito, kaya naiingit ng tao na to eh. Kasi nakikita ko dito na yung pera, may parating na perang, may malaking halaga, okay, na parating sa'yo. Yung tatahakin mo talaga yung journey ng kasaganahan, okay, path. Okay, ito yung path ng kasaganahan patungo sa'yo. Kaya may mga kontrabida sa buhay mo para hindi ka magtagumpay dito sa money path, okay? Meron kasi yung pagkakalob sa'yo dito na kasaganahan. Wishbone, matutupad mo yung lahat ng kahilingan mo dito, no? Granted ka dito. Ito yung mensahe sa'yo. So, meron ditong pagbabago na magaganap sa iyong buhay, okay? Pwede rin sabihin na, no, itong mga tao na ito kaya against sa'yo kasi ramdam nila na may pagbabago mangyayari sa'yo, may magandang mangyayari sa'yo. So, mainaman ang manalangin at magdasal ka, huwag kang mawala ng pag-asa kasi ito yung pagkakalab sa'yo, magandang kapalaran. Wish granted ka dito, may pagbabago na magaganap sa iyong buhay. Ang tatahakin mo dito yung kasaganahan. Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan, hanggang dito na lang po. Thank you for watching and love and peace.